Magandang hapon po sa ating lahat. Bye bye, Diyos! God is good! All the time! Maraming palakpak! Maraming grasya, amen! Pulihin natin ang ating Panginoon. Kapatid, inaanyayahan ko pa. Kung po kayong tumayo at babasahin ko po ang salita ng Diyos. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Bininang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Ang ipinagkatiwala at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pwede na po tayo ngayon. Ayan. Ayan. Kaya't ang sino man daw na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Isa ka ng bagong nilalang. Nakipag-isa na ba tayo sa ating Panginoon? Ayan. Di ibig sabihin, isa na tayong bagong nilalang. Amen? Bagong nilalang. Iniwan na yung lumang buhay. May bagong buhay na tayo ngayon. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoon, tayo ay nakapasok na sa bagong Jerusalem. Nakapasok na tayo sa pamamahala ng Diyos. Bakit? Kasi katulad ng sinabi kanina, nasa pamamahala na tayo ng ating Panginoon. Amen? Ang Diyos na ang nasusunod sa buhay natin. Amen? Sino ba may gustong pumunta dito ngayon? Napakainit, no? Pero dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon, dahil ito yung nais niya, nandito tayo. Amen! Punihin natin ang ating Panginoon. Ayan. Sabi ng ating Panginoon, sa mininsahin sa atin, magsuot kayo ng kulay puti. Kaya ito ngayon, nakaputi tayong lahat. So, masunong rin ang mga anak ng Diyos. Amen! Punihin natin ang ating Panginoon. Yon. Ang mga nakipag-isa daw kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen? So, talagang, totoo naman yun, no? Na talagang mula nung tanggapin natin ang ating Panginoon sa buhay natin, talagang malaki ang ipinagbago ng ating mga buhay. Ng ating mga buhay. At, syempre, ng ating mga kabuhayan. Amen? Talagang ang mga anak ng Diyos ay binabago niya sa lahat ng bagay. Sa pisikal, pinagaganda, pinababata, pinagagaling. Amen? So ito yung nais ng ating Panginoon, kaya ang gusto ng ating Panginoon ay makapasok lahat ng tao sa kanyang pamamahala para siya yung mamamahala sa atin. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon, dahil sa kagustuhan nating sumunod sa ating Panginoon, ay kailangan talaga tayong obligado tayo na magbago talaga ng ating mga buhay. Na talagang sinisigap na nating iwan yung lumang buhay. Amen? Kaya nga sa ngayon, kung dati, hindi tayo marunong magmahal sa ating kapwa. Wala tayong pakialam. So, mahal lang natin dati yung mga nagmamahal sa atin, syempre. Diba? Hindi mahirap na mahalin yun. Yung mga nagmamahal na sa'yo, talagang mapakadaling magmahal. No? Pero ang gusto ng ating Panginoon, ang pagmamahal daw natin, ang pag-ibig natin ay para sa lahat. Walang itinatangi. Maging sino ka man, kailangan natin silang mahalin. No? Hindi tayo magtatangi. Dahil ang ating Panginoon ay hindi rin nagtangi. Lahat tayo dati makasalanan. Pero minahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Nasabi niya kung paano natin naramdaman ang ating Panginoon sa buhay natin, yun din dapat ang maipadama natin sa ating kapwa. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon.
Sabi nga, kung tayo po, kung nararamdaman po, na ipapadaman po natin sa ating kapwa ang pagmamahal na nagmumula sa ating Panginoon, sila ay matututuloy magmahal. Amen. Sa lahat, hindi nagtatangi. Amen. Dati noon, pilim-pili lang ang ating minamahal. Pero ngayon, pinag-aaralan natin na ang lahat ay maging kaibig-ibig na para sa atin. Kasi ito yung nais ng ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Yun, kailangan talaga magtaglay tayo ng kagalakan. Amen? Maraming mga tao na talagang sila ay gumagawa sila ng mga paraan kung paano sila magagalak sa kanilang mga buhay. No? Magkamit lang sila ng kagalakan, so may kanya-kanya silang pamamaraan. Di ba? May mga nag-i-enjoy sa lahat, mga happenings, mga inuman. Sa mga inuman, so masaya sila. Lalo na pag may mga problema sila, minsan kahit walang kainuman, bibili ng ala. Kasi yun ang alam nila na magiging lunas upang ang kanilang kalungkutan ay maging kagalakan. Amen? Tunay na napakadami po ng ginagawa ng mga tao, gumagawa ng mga pamamaraan, maraming klase po yun, na talagang para maging magalak lang, gagawin nila. Pero ito po ay pangsamantala lamang. Amen? Halimbawa, nagsaya ka, nakipag-inuman ka, talagang magsasasayaw kayo dyan ng buong kagalakan. Sayawan, kantahan, pero pag-uwi mo sa bahay, may kagalakan ka pa ba? Wala na. Pangsamantala lang. Amen? Talagang, kaya ang gusto natin, kailangan talaga, upang tayo ay magkaroon ng kagalakan, talagang dapat, sabi nga ng ating kapatid kanina, taglayin natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo. Amen? Ito po yung nais na taglayin natin, yung kapuspusan ng Banal na Espiritu Santo, dahil nakita naman po natin, pag pinuspos tayo ng Banal na Espiritu Santo, hanggang sa pagtulog natin, ramdam pa rin natin ang kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. So, magpananahanan lang po tayo ng ating Panginoon kung tayo ay nananatili sa Kanya. Di ba sabi niya, paano tayo mananatili sa Diyos? Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, yun ang sabi ng ating kapatid kanina, mananatili kayo sa aking pag-ibig. So, ibig sabihin, nananahan sa iyo ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig. Amen? Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. So, sabihin, pag may ibig, mayroon tayong pag-ibig sa ating mga puso, talaga nang yun ang lubos na kagalakan. Makakamtan natin yung lubos na kagalakan, isubukan natin, minsan na nararanasan natin na tayo minsan ay nakapagsalita ng hindi mabuti sa ating kapwa. So, taglay mo pa ba ang kagalakan? Laging nandoon yung lungkot. Hindi talaga mawawala yung lungkot na yon hanggat hindi mo nare-resolve, hanggat hindi ka nakakapag-sorry doon sa taong nasaktan mo. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. At ang pangatlo po, yung kapayapaan, no? Nung dati, lalo na po sa panahon ngayon, talagang dito sa mundo, talagang napakaraming kaguluhan. Talagang kung ano-ano yung nababalitaan natin na talagang magiging sanhi ng kaguluhan. Na talagang mapapayapa ba tayo kung puro kaguluhan yung ating naririnig? Walang kapayapaan. Amen? Na talagang tunay na sa ating Panginoon lang natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan. Nung minsan po, ako po ay nagkaroon ng balita na hindi mabuti. May narinig po akong balita na hindi mabuti. No? Text messages po na talagang hindi. Nabahala po ako. Sa totoo lang talagang nabahala ako, nag-alala ako, nagkaroon ako ng takot sa puso ko. Pero napakabait ng Diyos. Dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos, ipinaalala niya sa akin
ang sabi niya. So, di ba ang sabi ko, ang sabi sa healing, sindihan mo yung kandila. Pag may mga pagkatakot ka, pag may mga kabalisan ka, so, sindihan mo yung kandila na binasbasan dito ng ating Amang Yahweh. Sindihan mo at tawagin mo ang tanang tatlong beses ang aking pangalan. At yun po yung ginawa ko. Dahil natatakot po ako doon sa balitang yon. Dahil ikaw ba naman ang pagbantaan ang buhay ng iyong anak? Sinong hindi matatakot? Amen? Pero dahil ipinaalala sa akin ng Holy Spirit na sindihan, sinindihan ko po yung kandila at tinawag ko ng tatlong beses ang kanyang pangalan. Ano po ang minisage niya sa akin? Huwag kang gaganti. Ako ang gaganti. No? Sapagkat ang kalaban mo ay hindi tao, kundi masamang espiritu. So, pag ito po yung lagi natin itatanim sa isip natin, ang kapwa natin, gumawa man ng masama sa atin, mawawala ang galit natin. Bakit? Nasa isip natin, ang tao ay hindi masama. Ang masama ay yung masamang espiritu na gumagamit sa kanya. Amen? So mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Dahil sa oras ding yon, nagkaroon ako ng kapayapaan. Nawala yung aking kabalisahan. Nalunasan ang aking takot. Amen? Ganon kabuti ang ating Panginoon. Sabi nga, sumunod lang tayo sa ating Panginoon. Sabi nga, makinig lang tayo sa kanyang mga mensahe. Pag pinakinggan natin at pinanghawakan natin ang mga mensahe niya, walang imposible sa ating Ama. Amen? Sabi niya, sa anumang oras na tinawag niyo ang pangalan ko, nandiyan ako, darating ako. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. So yun mga kapatid, tunay na ang kapayapaan na gusto nating mangyari sa buhay natin ay magmumula sa ating Panginoon. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. No? Kailangan daw magpagtsatsaga, no? Kailangan magtsaga tayong manalangin, di ba? Kasi maraming nananalangin, madali pong magsawa. Pag hindi nakuha yung hindi na nakakamtan yung kanyang panalangin, ayaw na. Parang wala na siyang pag-asa, gusto nang huminto. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kailangan maging magtsaga tayo sa pananalangin. Diba? Madalas naman nating maririnig yung magtiyagang manalangin. Ito talagang nagtatagumpay. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan. Kailangan talaga tayong maging matiyaga sa lahat ng bagay. Katulad ito, matiyaga tayong umupo. Matyaga tayo nakikinig. So, ibig sabihin, hindi lang sample lang po yon, no? Yung pagtsatsaga kailangan talaga. Pero yun po yung pinaka, ano talaga, yung pananalangin natin. Ano man yung mga kahilingan natin, magtyaga tayo. Huwag tayong magsawa. Dahil alam ng Panginoon, sabi nga, hindi pa man natin hingin, ay ibinibigay niya ng ating Panginoon. Pero minsan, sabi ko nga sa anak ko, pero minsan anak, may sharing po pala kasi yung anak ko, yung dalaga ko. Sabi niya, Nay, alam mo, kaya pala ako hindi nakaka, ano bang tawag doon? Yung na-accept na kamtan niya yung ano doon sa trabaho, hindi niya na, kailangan talaga ma-reach niya yung dapat na ma-reach nila nung group niya. Eh hindi po nila na-reach kasi ano siya, kung sa grupo, isa sa leader. Tapos yun, ipinaalala daw sa kanya ng ating Panginoon na paanong hindi mo ma-reach yung hinihingi mo, eh hindi mo naman talaga hinihingi. Kaya, ang ginawa niya, yung mga sumunod na buwan, kasi buwanan po yung kailangan ma-reach mo yung ganong ano. Ang mga sumunod na buwan, hinihingi na niya, alam mo ba, Nay, tuloy-tuloy yun, tatlong buwan na namin na-reach yung aming ginugol. Oh? Tatlong buwan na, Nay, walang palya. Kaya hinihiling ko sa iyo, sabi niya,
sinisuggest ko sa iyo, Inay, isama mo ako sa panalangin, kami ng grupo ko, na lahat kami ay ma-reach namin yung dapat naming ma-reach. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko, pos anak ko, sabi ko, sa totoo lang, alam ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Pero, kailangan pa rin nating hingiin. Kasi, yung paghingi natin at paglapit natin sa Kanya, isang tanda ito na kinikilala natin yung kapangyarihan ng Diyos. No? Isang uri ng pagpapakumbaba natin sa ating Panginoon. Ipinapakita natin sa Kanya na talagang wala tayong maaasahan, kundi Siya lamang. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. No? Kaya kailangan talaga tayo magtiyaga sa pananalangin. Ayun? So, natutuwa po ako doon sa patutuo ng aking anak na bagamat hindi siya masyadong nakikinig, pero noon naman, nakikiisa naman siya sa akin. Kaisa ko po sa pananalangin yun. Amen? Nasabi nga kung mayroon po akong mga panalangin sa ating Panginoon, alam ko, kaming tatlo ng asawa ko ay nagkakaisa. Amen? Kaya, ayun, madalas, answered prayer. Ayun. Sunod po, katapatan. Matapat na ba tayo sa ating mga sa ating Panginoon? Ay, sa mga pangako natin sa ating Panginoon. Kasi kadalasan ng pangako ay na papako. Yung pag dumating na pangako tayo sa ating Panginoon, totoo naman, sincere talaga yung pangako natin sa ating Panginoon. Pero pagdating sa pagsubok na, nakakalimutan na yung pangako. No? Kailangan talaga maging tapat tayo. Maging dumating man tayo sa mga pagsubok, mabibigat na pagsubok, lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Maging manatili tayong tapat. Alam naman natin sa isa't isa na tayo ay may kanya-kanyang pangako sa ating Panginoon. Minsan, kaya pinapahintulot niya na tayo ay kalabitin dahil ipinapaalala niya lang yung pangako mo, anak. Kasi ang gusto ng ating Ama, makapasok tayo. Siya na talaga ang mamahala sa akin, sa atin. Sapagkat ang Diyos na namamahala sa atin, talaga naman, sabi nga, wala na tayong pangangailangan pa na hindi niya ibibigay. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan. Kahinahunan. Maging mahinang kalagi. Sabi nga eh, yung kabaitan at kahinahunan ay talagang napaka-importante nito. Kasi kung hindi ka mahinahon, talagang madalas kang mapapaaway. Kailangan huminahon ka lagi. Mahinahon ka sa pagsasalita. No? Napakahirap kaya pigilin yung dila. Mahirap. No? Lalo na pag nasasaktan ka, naku, mahinahon ka. Pigilin mo ang iyong sarili para hindi ka makapagbitiw ng hindi mabuti. Amen? Kasi, pag hindi mo pinigil ang iyong sarili at pinakawalan mo yan, talagang mas malaking problema. Akala natin nakaganti na tayo. Nagsalita na tayo ng hindi mabuti sa kapwa natin. Hindi po tayo nakaganti. Ang tinira po natin ay ang ating sarili. Bakit? Kasi, kung ano yung, hindi na nga tayo sanay ng ganun eh. Dati, sanay yun, papapangan. No? Pagalingan. Ay, akong magaling sa kalokohan. Ganun, pinagyayabang natin yun. Pero ngayon, hindi na. Pababa ang loob na. Mag ikaw ang nauna dumate, panalo ka sa paningin ng ating Panginoon. Pero kung nagmamataas ka, panalo ka sa kalaban. Tuwan-tuwa ang kalaban. Sino gusto natin? Manalo ang kalaban o ang Diyos, ang Panginoon. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Talagang napakahalaga po nung pagpipigil natin sa ating mga sarili. So, lalo na po, yung mga kita naman po natin, pag hindi ka nagpigil sa iyong sarili, talagang kapahamakan. Diba? Yung lalo na yung mga driver. Diba? Pag hindi sila nagpigil ng sarili, talagang away ang laging aabutin nila. No? Ikaw mama, traffic dyan. Traffic still, mainit na. Dahil traffic, talaga naman, pag hindi ka marunong magpigil ng sarili, mapapaaway ka lagi. Amen? Puri
Pagpalain natin ang ating Panginoon. Yung mga kapatid, ito po yung mga binanggit ko na ito. Ito po talaga yung kailangan natin na taglayin natin naman natin sa isa't isa na unti-unti na natin itong naisa sa buhay. Amen? Kaya nga sabi ng ating Ama, nakapasok na kayo. Mapanag kayo dahil nakapasok na kayo sa aking kaharian. Ibig sabihin, ang Ama na ang naghahari sa ating mga puso. Amen? Sa ating mga buhay. Amen? Masaya ba yun? Maganda ba yun? Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. No? Kasi sa totoo lang po, kung hindi po ang Diyos ang namamahala sa atin, hindi po natin magagawang magpakabuti. Diba? Kasi sabi nga, hindi po mamumunga ang isang puno kung hiwalay sa Diyos. At hindi po mamumunga ang isang sanga kung ito ay hiwalay sa puno. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Ayan. yun na po ang masasabi ko. Sabi nga ng ating kapatid kanina, yamang nandito na tayo, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Wala nang urungan. Kailangan tuloy-tuloy na pagsunod natin ang paggawa natin ng mabuti para sa ating Panginoon. Amen! Palakpakan po natin ang ating at maraming salamat po sa ating lahat.